ah, eto na lang, Francine, I will give you the chance to redeem yourself. Yes, kasi di ba sabi mo, maraming bumabash, maraming nami-misinterpret ka, maraming nasasabi sa'yo hindi, hindi maganda. Ano ang gusto mong sabihin o pwede mong sabihin para sa kanila? Anong mensahe ang gusto mong ibigay para sabihin, walang masama sa'yo, walang masama sa ginagawa mo, at karapat-dapat kang nilang bigyan ng respeto para sa mga nagsasabi sa iyo. Saan ka pupunta na naman? Yun, ito ko yung marker. Ayan po, sa masasabi ko lang po sa kanila na dapat kung magbibito kayo ng salita, make sure po na totoo lahat ng sasabihin nyo. Na make sure po na totoo lahat ng sasabihin nyo. Tapos, wag po kayo agad-agad magbibitaw ng masalita ng masasakit kasi hindi nyo po alam na nakakasakit na kayo ng damdamin na alam naman ng tao na hindi naman totoo kung ano yung pinagsasabi nyo. Siyempre, kung kayo po yung sabihan nun, eh, talagang masasaktan kayo lalo na alam nyong hindi naman totoo. Yun po. Yung mga ganyan na babasa mo mga pagbabasa sa'yo, sinasabi mo sa boyfriend mo? Hindi po. Ba't di mo sinasabi sa kanya? Binash na rin yung boyfriend niya. Binabash din pa. Binabash din siya. Binash din naman yung boyfriend niya. So, sasabihin ng boyfriend, nabash ako ah. Oh, isa tayo, dalawa tayo. Hindi naman pinag-uusapan. Isa lang naman yung topic nila. Pero masaya ka naman ngayon. Okay, bilang 18 years old ka ngayon ha, di ba? Bilang isang 18-year-old girl, masaya ka ba o pagod ka na? Sa ngayon po, ine-enjoy ko lang yung life bilang 18 pa lang po ako. Ine-enjoy ko lang kung ano yung meron ako ngayon. Dapat i-enjoy lang muna natin yung life kung ano yung nangyayari sa atin. Dapat happy lang, yung ganun po. So, happy ka? Happy lang po. Happy ka? Okay, happy, okay, happy ka.